What's up mga peeps? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. At ako po, ang inyong crypto bantay, crypto investor po, na handang tumulong at i-check ang lahat ng mga cryptocurrency, especially Bitcoin, sa channel nito. Kaya, simulan na natin mga peeps. Okay, napaka-busy lang nito mga peeps. Bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat uli sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Road to 4,000 na tayo mga pisan. Sana tulungan niyo po ako na maabot natin ang 4,000 subscriber. Siguro bago matapos ang buwan na to. At siguro dire-diretso na yun. 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Bahala na kayo peace. Basta ang pakiusap ko lang po sa inyo ay suportahan niyo po ang ating channel. At kung bago ka lamang po sa channel na to, yun na nga, huwag mong kalimutan ang mag-hit ng subscribe. At yan, mag-comment ka, mag-like ka, mag-share ka para naman maganda yung algorithm ng ating channel. At mas malago, lalo tayong maging inspirado sa paggawa ng mga video tungkol sa mga cryptocurrency, businesses, finance, food, photography, or travel. Dito lang sa channel na to mga peeps. So, ayun na nga mga peeps, ayon sa ating report ngayon. Bali, matagal na tong report na to, pero baka sakaling may mga tao lang na hindi nakakaalam. Bali, mga 5 days ago na, si Michael Saylor quits MicroStrategy, CEO after Bitcoin deuces. So, gano'ng nga kalaki talaga ang naitalo ni Michael Saylor at bakit siya nag-quit sa MicroStrategy dahil ba sa natalo siya sa Bitcoin. So, alamin natin to. Ang date nito ay na-reporto ng August 3 pa, 2022, magbo 1 week na. Bitcoin maximalist, hindi pala minimalist, maximalist. Grabe, parang gusto kong maging maximalist. And co-founder of MicroStrategy, Michael Saylor, is stepping down as CEO. He will be executive chairman of the software firm, focusing solely on Bitcoin. Mag-resign siya para makapag-focus kay Bitcoin. Diba? Whew! Saylor has transferred the responsibility to his deputy, Pong Li, the company's current president. Following his departure, the company shared NASDAQ soared nearly 15% on August 3. Ito yung sabi nila, Michael Saylor, the chief executive of MicroStrategy, will step down following as $917 million loss on Bitcoin investment. Crap. 917 million Bitcoin losses investment. Pero, kaya siya mag-resign dahil gusto niyang mag-focus solely. Buong, ano niya, pagkatao niya. Para lang kay Bitcoin. Bitcoin advocate wants to focus solely on Bitcoin. The software company president, Pong Li, will be the new CEO of the company MicroStrategy. Bitcoin cost $1 billion in losses. Grabe, almost $1 billion na nga. The announcement came as the company reported its second quarter earnings. According to the company financial statement, it lost $1.62 billion mostly due to impairment charges of $970 million related of its Bitcoin's holding. May charges pa yon. So, ang total loss niya is 1.062 billion. Grabe. Kaya minsan pag natatalo ko ng Bitcoin, iniisip ko na lang, ano eh, may mas malaki na talo. Being Bitcoin advocate, Saylor always doubled down on acquiring Bitcoin under the leadership. The company acquired $250 million in Bitcoin in 2020 and reported holding $1.988 billion
almost 2 billion Bitcoin as of June 30, 2022. The owning crypto winter has, however, plunged the price of Bitcoin, which is now less than half of its stake price. So, bumili kasi si Sailor nito nung nasa $30,000 ang isang Bitcoin, or 40, or hindi ko alam kung 30, 40, or 50. Roughly, doon siya nakabili ng kanya mga unang Bitcoin. Recent nila lang siya bumili nung nasa mababa na nung dumating yung June. However, the love for Bitcoin is far from over. MicroStrategy announced that Michael Saylor would be taking up new responsibility as the executive chairman, where his focus will be on Bitcoin. So, buong ano niya, doon lang siya. Nasa Bitcoin lang. In his words, the executive chairman, I will be able to focus more on Bitcoin acquisitions, strategy, and related Bitcoin advocacy in initiatives, while Pong will be empowered as CEO to manage overall corporate operations. Sailor next step with Bitcoin is not clear yet. Focus sa Bitcoin ang gagawin niya. The bottom line, Sailor co-founder MicroStrategy in 1989 niya yung MicroStrategy. In recent year, it became famous of owning more Bitcoin than any other publicly traded company, given the ongoing chaos of the crypto market. So kahit nga natalo nga si Michael Saylor ng ganon, love na love niya pa rin si Bitcoin. Grabe. Baliw sa Bitcoin. Parang ako lang ha. Talo na. Pumapalag pa. Parang ako lang mga pis. Talo na, pumapalag pa. And regulatory pressure. It's unclear how Sailor will be used, never role, to shake up the company's cryptocurrency strategy. Everything you need to know about cryptocurrency, eto na. Iba na yan. Ibang story na yan. So, ganun katindi ang pagmamahal ni Michael Saylor to quit his job as the co-CEO of his company. Pinasa na sa iba kasi nga gusto niya mag-focus sa Bitcoin. Grabe. Grabe talaga. Parang ano lang ah. Iba. Iba yung level talaga ni Michael Saylor as a Bitcoin maximalist. Maxim. Ibig sabihin na to the extent of his power, mga pisan. So, yun na nga mga peace. Hopefully, nasiyahan kayo. Sa mga natalo na wala na pag-asa, bumili sa 60K worth 3 billion Bitcoin again. Si Michael Saylor na natalo ng almost 1 billion sa Bitcoin. Kaya, daban lang tayo, di ba, mga pisan? Yun na nga, mga peace. Maraming salamat sa inyong panonood. Again, hopefully, makita ko po kayo sa susunod na video. At maraming salamat, mga pisan, sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga video. See you mga peace sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!